Magandang umaga po sa inyong lahat na patuloy na nakikinig at napapalo po ng ating pong channel, Randival TV. So umaga pong ito ang ating pong pag-uusapan at pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag implementing the G12 vision. So ito pong topic natin ay gusto ko pong ibahagi para dun sa mga gustong mag-adhere ng tinatawag G12 vision. Ito po yung mga bagay na kinakailangan pong gawin natin upang ma-implement po natin ang tinatawag transition na tinatawag G12 vision. Una pong bagay ay yung tinatawag the process of the vision. Alamin po natin yung proseso ng tinatawag vision. We must attend mentoring and understand the mechanics. So meron pong mga tinatawag mentoring na ginagawa. So para ngayon po ay meron pong yung mga mentoring na ginagawa po ngayon ay online mentoring, dahil po sa tinatawag limitasyon natin dahil na tayo po ay nasa pandemic, tuloy-tuloy po ang tinatawag process po ng vision doon sa tinatawag mga mentoring through online. Ang sabi po ng Panginoon, Jesus said, come and learn from me. Meaning, we have to learn the mechanics. We have to, understand the mechanics. And yung salitang come is tumutukoy po yun doon sa tinatawag pag-a-attend po natin. And yung tinatawag learn from me is learning the mechanics, understand the mechanics. So yun po yung una. Pangalawa po is hindi lamang know the process. Pangalawang bagay po in implementing the digital vision sa tinatawag transition is preparation of implementing the vision. So, preparation of implementing the vision. Ito po yung pangalawa na dapat gagawin po natin. Kasama po doon sa preparation of implementing the vision is prayer and fasting. Ang Panginoon po, bago po siya magsimula ng kanyang earthly ministry, ay nag-undergo po siya sa tinatawag prayer and fasting. 40 days and 40 nights doon sa tinatawag wilderness. So, kasama po yun sa tinatawag preparation of implementing the vision, prayer and fasting. And pagkatapos po nun yung tinatag select the G12 team, magkakaroon po ng tinatag selection dun sa tinatawag G12 team. Dalawa po yun, men's network and women's network. So, ang Panginoon po ay siya po yung model natin na kung saan ay ang ginawa po ng Panginoon ay bago po siya mag-umpisa ng kanyang ng tinatawag earthly ministry niya po ay in preparation of implementing his ministry is una po nag-prayer and fasting po siya. Pagkatapos po ay nagkaroon po ng tinatawag selection ng tinatawag team 12 po niya. In the dalawang disciples. In implementing the G12 vision, ganun po yung gagawin natin. Magkakaroon po tayo ng tinatawag after ng prayer and fasting, magkakaroon po tayo ng tinatawag selection ng tinatawag team 12. Sa tinatawag bench network and yung pangalawa po is yung tinatawag dun sa women's network. Pagkatapos po ng tinatawag selection ay pupunta po tayo dun sa tinatawag pag-provide ng mga materials. Ito pa yung mga materials na necessary po para sa tinatawag implementation ng vision, ng transition po natin para sa G12 vision is yung tinatawag one verse evangelism, starting up your new life na materials and life class materials and school of leaders materials. So OBE, so in a life class and ISO L123 materials po. We have to provide these materials in preparation of implementing the vision. Pagkatapos po nun, ang susunod po ay impart the how-tos of the vision. The goals, the mechanics, and the system. So, pag natapos na po yung tinatag selection dun sa mga tinatag leaders, ay magkakaroon na po ng tinatag impartition dun sa mga tinatag how-tos of the vision. Kung paano po gagawin yung vision, yung goals, yung mechanics, at yung tinatawag system po para yung tinatawag implementation po ng tinatawag vision ay tumakbo po doon sa pamamagitan po ng tinatawag pag-impart doon sa mga
kung paano gagawin yung vision, kung paano gagawin yung goals, kung paano gagawin yung mechanics and yung tag system. Kasi ang ultimate po na goal po natin ay magkakaroon po natin itawag tamang result, the right result. And right result comes from our right works, ano, dun sa tamang gagawin natin. Kaya napakahalaga po na kung saan ipag-aralan po natin, kasi eventually yung right works na yun ay magdedetermine ng right works and right result natin ay yung tinatag right thinking natin. And yung right thinking na yun ay makukuha natin dun sa knowledge and understanding natin, yung tinatawag knowing, ano. Kasi eventually yung knowing natin maglilid sa atin doon sa tinatawag remembrance, doon sa tinatawag mare-remember natin yung knowledge and understanding na nakuha natin doon sa tinatawag process, doon sa tinatawag sa proseso. And after ng tinatawag knowing and remember, doon pupunta doon sa tinatawag doing and of course yung tinatawag result, ano. So yun po yung mechanics, yun po yung process. And of course, lastly, begin or start the process. Ano, may kasabihan, the journey of the 1,000 miles begins with a single step. Ano, pagkatapos ma-form, pagkatapos masilik ay we have to form our team, ano, our team 12. And of course, begin or start the process. Magsimula na, magsimulang gawin yung tinatawag process doon sa tinatawag pag-implement or sa tinatawag transition ng tinatawag G12 vision. So yan po yung mga bagay na kinakailangan pong gawin natin in implementing the G12 vision or doon sa tinatawag transition po natin, step by step na gagawin po natin.